Magandang araw po sa inyo lahat. Ako po si Teacher Gisa, guro ni JD na isang homeschooler. At ako naman si Joglan Martin ng Salarde. Sa araw na ito, magsasagawa kami ng isang tinatawag na graded recitation kung saan ipapaliwanag ni JD isang paksa o issue. Ang pinili kong issue ay tungkol sa mga sakit na nakahahawa. So, simulan po natin ang graded recitation nito. JD, maaari mo bang ipaliwanag sa akin kung kailan ang sakit ay nakahahawa? Ang sakit na nakahahawa, naiililipat to sa tao o hayop. Kunyari, meron tayong isang tao na may tuberculosis at umubo siya, nailipat sa isang tao dahil sa hangin. Sa pamamagitan ng hangin na inhale niya yung bakterya o virus na tuberculosis, kaya nagkaroon siya ng tuberculosis. Pwede rin mailipat sa ibang tao. Ang mga pamilyar ngayon ay yung AIDS, MERS-CoV, mga nailipat sa hangin, yung sa tubig, paghawak ng maruming bagay. Yung alam ko po, cholera, trangkaso, yung matinding ubo, pulgas, mga parasito nasa labas at nasa loob ng katawan, dengue, ang nasa Pilipinas, malaria, at marami pang iba. Okay, so nakapagbigay ka ng iilang halimbawa ng mga sakit na nakahahawa. JD, maaari mo bang ipaliwanag o sabihin sa akin kung ano ang sanhi? Ano ang mga sanhi ng mga sakit na ito? Ilan at ano-ano ang mga sanhi? Lima ang sanhi ng nakahahawang sakit. Mm-hmm. Una, meron tayong bakterya. Mm-hmm. Familiar ito kasi marami bakterya dito sa mundo at ito yung unang organism sa mundo. At isa siyang mikrobyo. Ikalawa, virus. Mm-hmm. Ang halimbawa doon ay trangkaso. Isa rin siyang mikrobyo pero mas maliit pa sa bakterya. Meron na rin tayong fungus na naghawa ng mga tao gamit ang kanilang spores. Meron rin tayong parasitong nasa loob ng katawan at parasitong nasa labas ng katawan. So, ilan ang sanhi? Pakiulit, ano-ano ang limang sanhi ng mga nakahawang sakit? Bakterya, virus, fungus, parasitong nasa loob ng katawan, at parasitong nasa labas ng katawan. Sige, isa-isahin. Paano po ba? Sige, magbigay ka ng halimbawa ng mga sakit na sanhi ng bawat isa. Halimbawa, magbigay ka ng mga sakit sanhi ng mikrobyo. Ang mga sakit na sanhi ay virus. Ang una, meron tayong bakterya. At ang mga sakit nito ay tuberculosis, tetano, ilang klase ng pagtatae, pulmonia, pulmonia, gonorrhea, at syphilis, sakit sa tenga, namamanggang sugat na may nana. Ano-ano naman po ang mga sakit dulot ng sanhi ay virus?
Ang virus naman, meron tayong sipon, trangkaso, tigdas, bulutong tubig, polio, pagtatae dahil sa virus, rabies, at kulugo. Ang fungus naman, ang mga sakit nito ay buni, alipunga, pangangate sa singi. Ang mga parasitong nasa loob ng katawan ay sa bituka, bulate, amoeba, o sa Ingles ay amoeba na dysenteria. Tapos meron rin tayong sa dugo, malaria, isang nailalipat sa pamamagitan ng mosquito, lamo. At meron naman tayong parasitong nasa labas ng katawan. Meron tayong puto, pulgas, surot, galis aso. Okay, so nabanggit mo, nakapagbanggit ka ng mga ilang sakit na nakahahawa at ang mga sanhi. Paano ba? Pag sinabing nakahahawa, sabi mo kanina, nalilipat mula isa papunta sa iba. Paano nalilipat? Maaari mo bang ipaliwanag sa amin? Halimbawa, magbigay ka ng mga halimbawa ng sakit. Pwede mo rin ba magbigay ng halimbawa? Oo. Magbigay ka nga ng halimbawa kung paano nalilipat ang sakit na, bang sakit na A sa ibang tao. Una, meron tayong bakterya. Ang tuberculosis ay nalilipat sa tao sa pamamagitan ng hangin. So, meron tayong isang tao na mayroon tuberculosis. Malakas ang hangin at umubo siya. Tapos may katabi siyang tao. Umubo siya. Hindi niya... Na umubo din. Kailang umubo? Hindi. Yung isang tao umubo. Sino yung umubo? Yung unang tao na sinabi ko, umubo. Na ano? Na may tuberculosis ay umubo. May TB. Oo. TB. Tapos, yung bakterya ay nailipat sa isang tao dahil na-inhale niya yung... Langhap. Na-langhap niya yung hangin na may... Pinatubuhan. Bakterya ng tuberculosis, kaya nailipat sa kanya. Nailipat. May iba ka pang ano. So, meron. Pwedeng malilipat sa pamamagitan ng hangin. Ang teto na naman, maruming sugat. Ito naman, may isang tao at yung isang, may pako. Isang pako. Tapos, may sugat siya. Yung sugat niya, nag-meet sila sa maruming tawag doon, yung nail na yon, yung pako, kaya nailipat sa kanya yung tetano. Kasi ang tetano ay mailipat sa maruming bagay. Mm-hmm. Katulad ng pako, barbed wire, nga... So, pag nasugatan ka ng mga ito, pwede kang magkaroon ng tetano. Pero hindi lahat na ng insidente ng sugat ng bakal ay magkaroon ka ng tetanus. Meron naman tayong ilang klase ng pagtatae. Maraming kamay pag humugas tayo. Humugas? Ay, hindi. Naghugas tayo ng puwet. Tapos, hindi tayo naghugas ng kamay. Tapos, kumain tayo. Mailipat yung bakterya sa tae at pupunta sa pagkain na kinain mo. So, pwede mo rin isubo yung kamay mo at lumipat yung bakterya sa kamay